kita mo yung advisor naman sa na ano si Sir Mike Simon Rengo. Oh, bakit? Kasi meron kaming ano pa-surprise sa kanya Teacher's Day. Tapos i-go-host ba naman kami? Tama ba yun? Kailan ba ito nangyari? Noong October 5, 2018. Ah, baka 2018. Tapos, ano ba ang nangyari nung araw na yun? Eh, bago po kasi mangyari yung ghosting, sir. Nagplano kami ng klase bago siya pumasok sa klase namin kasi mag-lesson siya. Tapos, usap-usap kami na isa-surprise namin siya kinabukasan para sa Teacher's Day. Nag-usap-usap kami na nagalitin namin siya tapos wala naman kami balak i-walk out si sir. Nagalitin lang namin tapos kulokolokohin. Ang nangyari, nag-ingay yung mga klase namin na sila Alperen, yung siya nag-feedback, Pamilya, tapos si Patrick na Sesame. Nag-inamin siya at away-away sila. Tapos nag-alit si Sir kasi niya nag-inamin siya. Tapos, ayun, nagsabi si Sir na siya nga kasi hindi yung file mo. Tapos niya, nag-lesson. Parang ganyan ako. Hindi mag-away kayo. Parang walang teacher sa harapan niyo. Ganyan yung sabi sa akin. Tapos, ang nangyari, nag-walk out siya sa sobrang pagkalabas ni sir, napatulala kami sa sobrang gulat. Sabi namin sila, ay, grabe, baka nasobrahan yung acting niya. Sabi nila, hindi acting niya, gumano siya sa amin, totohanan talaga. Kasi nag-argue-argue nga daw sila. Sabi namin, paano kaya to bukas, no? Baka sa sobrang galit siya, hindi na tayo tayo pupuntahan. Nangyari nga, sir, hindi kami pinuntahan. Ay, kasi meron daw siya. Teacher's Day na, opo. Hindi, yung time na mag-surprise si Benigem. Tapos, syempre, dapat medyo malilate yung teacher sa mga bandang 10:30, 10:15, ganyan na sa, kaso na. Ang nangyari, sir, ilang oras na nakalipas, wala pa din. E di ako, sir, so, tinawagan ko si Sir. Sabi ko, Sir, nasan ka po? Sabi niya, paparating pa lang ako mga bandang 12 or 1 PM na yon. Sabi namin, Sir, nasan ka po? Sabi niya, nasa field, papapuntang faculty. Sabi ko, bakit ngayong oras lang, Sir? Sabi niya, may pinuntahan ka? Sabi namin, Sir, bakit sobrang tagal? Sabi niya, naiinis ako sa inyo kaya hindi ko talaga kayo pinuntahan. Sumunod siya sa amin. Tapos, binaba niya yung tawag. Tapos kami, anong ginawa niyo after nun? Yung ginawa namin, lahat ng dala-dala namin surprise, pinaba namin para i-date ni sir. So, nag-plan kami sa labas ng faculty room, tapos hinintay ni sir. Tapos, pagkalabas niya, kahit may mga teachers sa labas, sumigaw kami ng Happy Teacher's Day. Yung ganyan, tapos yung mga pabalong, may pa-flowers na ano ba dapat ang plano niyo nun? Isa-surprise siya sa classroom tapos mag-sorry kasi ginalit namin siya tapos mag-celebrate. Meron pa kayo nun? May kakanta pa sana kayo nun araw na yun? May kakanta kasi nakapag-prepare din sila Jeremy kasi may kakantahin tapos kakain din sana sa labas kasi hindi matuloy. Pero nung pinunta niya sa faculty, nag-succeed pa kayo? Nag-succeed naman, sir. Kahit
medyo inis pa rin siya. Kinilig naman. Kinilig naman. Kinilig naman. Kinabukasan nung Teacher's Day, nag-request si Sir na kain sa labas. Ah, natuloy. Opo. Si Sir naman yung nag-request na kakain sa labas. Saan ba kayo kumain? Kasi hindi naman niya libre. Sabi, ano, sa Jollibee, Sir, nakatakad lang siya. Tapos ano, ang cute kasi may pa-fries, tapos nagutom pa ulit sila. Bumili ulit ng fries. Ay, so, bale, naka-dalawang BFF fries or tatlo. Pang finale mo na, na, ano, message ba, gano'n? Yung, ano, Sir, nasa video namin yun na greeting. So, there you have it. Nalaman niyo na istorya. Totoo po yun. I did not really attend doon sa Teacher's Day surprise ng advisory class ko. Yung time na yun. Nagalit talaga ako. And for me, I would have enjoyed that day with them if I attended. Pero, what's important for me that time is to make them really learn their lesson. Yes, I could attend that particular surprise they prepared for me, but after that day, what will happen? Diba? It's like you're letting it stay that way. Nayaan mo silang ganun at hindi na makukuha yung lesson na gusto mo. So yun, but you know, on the other hand, I felt bad for them because I know they prepared for that surprise. So I would like to say sorry sa advisory class ko. And so yun. And yung sinasabi ni Eliana kanina na video, ayan, papanood ko sa inyo, panoorin natin. Let's have a reaction video. Siguro, bilang ko lang ilang beses ko pinanood at ilang taon na siguro. Pang isang taon na siguro ito, nung hindi ko napanood yung video na ito. Okay. Tingnan natin yung pen repair nila. This was supposed to be presented to me on the day of Teacher's Day celebration. Sino? 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 Sino ba? Sino? 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 Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Sino ba si Sir Recto? Si Sir? Sino ba si Sir? si Sir Recto. Sir Recto? Si Sir Recto. Sir Recto? Sir Recto? Sir Recto. Manong Beto. Driver ko yan. Okay. Bakit Manong Bento? Kasi nga may sinilangan sila. Sinilangan is the annual project of for grade 10 students. Gumagawa sila ng short film, their own concept, based on the theme to be given by their Filipino teacher. And it has been tradition that my advisory class includes me and gives me a cameo role sa sinilangan entry nila. Last year, my advisory class 10 Austin included me as teacher, as is. Pero dito, from teacher to driver. Very good. Bento ang pangalan. And yun. Serengo. Sir Recto yung tipong tao na susuportahan ka sa lahat ng
Parang decisions mo yun. Siya lang naman yung napakabait na advisor sa atin. Tama, tama. Tawad na mag-support sa atin at pinamahal tayo ng lupos ni Sarek. Yes. So, siya nga pala yung ano, siya yung tumatawin na ano, siya yung magiging tatay namin. Dolly po po kayo, Dolly. Exactly. Siya yung pinakamasayang taong kasama kasi sumasakay talaga siya sa lahat ng Dolly. Kapagmahal si Sir. Sobra. Oh, wait. Si Boyleng. Sobra. Siya yung ano, tipo na tao, pwede mo maging kasama, bigay ng advice. Huwag ka na magturo, promise, kahit hindi ko mag-gets. Ah, ganyan. Sir Recto, mabait siya. Pwede siyang magalit, yung galit naman niya yung para sa mga estudyante. At mabait siya. Pwede mo maging tatay, pwede mo pagsumbuhan sa lahat ng problema. Tama, tama. Yes, yes, yes. So, si Sir Recto kasi, ano, siya yung advisor ng Pensojo. Ang pagkakakilala ko sa kanya, sobrang bait niya. Kung yung tipong huwag niya siyang gagalitin kasi yung matatakot kayo, ganun. Tapos mabait din siya, supportive. Kahit anong gawin mo, susuportahan ka lang niya. Ay, Sir Recto, ano siya, mabait, matulungin. Tapos ano, suportado kayo sa lahat ng gagawin niyo. Sir Recto, siya yung ano, pag may problema ka, agabayan ka niya. Kaya thankful kami sa kanya kasi kinagabayan ka. Ang talaga. Kaya, ayun. Sige, gumagaw. Sir, marami kang matututunan doon. Dami kang natutunan doon. Di ba nga tapos yung school eh. Dadas yun. Pala, English pa siya, di ba? Oo. Di ba? At tawag nito, mayroon pa siya kasi yung rules na pag nag-English ka, suot ka ng ID na English policy. Oops, correction. I'm an English teacher and I have that English-only policy. You will wear that ID if you use other languages. The other way around, that may sit in. So, yun. Mag-ingat-ingat na lang. Tsaka, mabait. Oh, sa akin din, mabait din siya. Masipag din at mapagmahal din. Ayun yung advice ko na mabait, bogey, singer, Pang lahat sa asa. Si Sir Recto, malalapitan kahit may problem. Yung kayang sumabay sa trip ng mga estudyante niya, kayang sumabay sa flow ng enjoyment ng mga estudyante niya. Yes, sir. Parang siyang pag kasama mo siya, marami kong matututunan sa kanya. Para bang isa siyang walking boy. Oh, Kuya Kim. Parang hindi kumpleto yung araw namin kapag wala siya. Tapos siya na rin yung pangalawang tatay namin. Tapos ano pa ba? Yun lang. Kasi ako sa sir. Lalo na kapag nanalo kami sa mga competition. Lagi kaming may libreng donut. Siya yung tipo na advisor na hindi lang English yung natuturo. Values, lahat na tinuturo niya. Tapos hindi lang English yung natututunan namin sa kanya. Pati moral lesson. Tsaka sa tungkol din kung paano ano sa buhay na. Saka gusto niya, ano, maayos kami para sa college. Maayos kami and maging successful kami. Yeah. Tsaka sobrang supportive din. Wala nang tatawa. Wala nang tatawa sa ano. Si Sir Recto, masipag yun eh. Yung first day pa lang, kinapapasan agad doon. May seat plan lang, sipag talaga. Si Sir Recto, sobrang supportive lang sa amin. Si Sir Recto, malagi mo siyang parang madali lang siyang lapitan, tapos parang lagi kanya i-comfort kung halimbawa may mga family problem kayo, ganun, napapay tayo ni Sir Recto. Alam mo yan si Sir, mapagbiro, mapagmahal, kaya na tayong sabayan, alam mo yun, parang bagets din siya, pero in the same time, minamahal niya tayo, napaka-supportive niya. Isa pa yun sa magandang treats niya, tsaka hindi lang yan, katulad niya na sinabi ni Micah. Napaka, parang bagets yan eh. Tsaka napaka-relatable niya minsan. Hindi niya tayo pinifilter. Hindi niya, kumbaga, pinapakita niya talaga kung sino talaga siya. Mabait yun eh. Napaka-supportive na advice. Tapos maalaga. Pagmahal din. Sir Recto, siya yung pinag-great cheer namin tuwing may competition. Sir Recto, mabilis mag-ano. Si Sir Recto, yan yung si Simon Santuano yung libo pali. Sir Recto, mahaba yung pasensya.
Rekto yung kahit na talo ka na, supportive pa rin sa'yo? Para sa akin kasi yun yung pinaka-the best na advisor na nakilala ko. Kasi kapag may problema ka, lalapitan ka niya. Yung tipong kukulitin ka niya maski hindi mo sabihin. Pero kung ayaw mo talaga sabihin, hayaan ka niya. Tsaka para sa akin, mahal na mahal ko yun. Kasi sa section namin, maski may problema kami sa section namin, ipitigil na yung klase niya para lang ma-resolve pa yung problema yun para hindi awkward pag nagtutulong siya. So, si Sir Recto, yung second father ko na, at nagmamahal sa amin since Spidey ko. Tapos, siya yung nagbibigay sa amin ng advice pag hindi namin alam kung anong gagawin namin sa buhay o yung sa mga subjects except math. Siya marunong dyan. Tapos, pag nalulubay kami, dyan lang siya, hindi siya iimik. Basta, dyan lang siya. Tapos, parang na-appreciate namin yung presence niya kasi para bang kahit hindi niya naman kami tunay na anak, nandiyan naman siya sa ano, parang nandiyan na siya. Ganon. Hindi ko lang sabihin ko. Charot. Pero sana makita kita in the future. Kasi ililibre kita. Eh ngayon, anong masasabi niyo sa kanya? Para sa akin, thank you sa lahat. Love you, sir. Love you. Yun daw. More memories to come din. Pero repeat ako para mag-advisor kita ulit. Sir, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Sir, thank you for this wonderful school year. And sana, sir, huwag kayo magbabago. Happy Teacher's Day. Sir, thank you po sa mag-invite na role mo sa amin, sir. Thank you sa lahat ng support sa pagmamahal sa pagtuturing na anak ng mga major. Thank you. Sir, maraming salamat. Oh, sobrang bait niyo talaga, sir. Salamat, sir. At ito pa. Happy Teacher's Day. Ito pa. Sir, deserve mo maging masaya ngayong araw. Kaya ayun, ibibigay namin yun sa'yo. Happy St. Bartio! Love you, sir! Bye! Love you, sir. Love you. Happy Teacher's Day. Sir. Happy Teacher's Day. More memories to come. I love you. Sir Recto, in the half of my family. Oh, by the way, the reason why I got mad during that day before the Teacher's Day celebration is because of these three students, Patrick, Ian Ferrer, and Trisha. Sila yun. By the way, itong lalang itong studenting ko, they've been my student since grade 8 and they've been so loyal to me and they've been so loving and thoughtful. And I'm so blessed to have them in my class as well as the other students. Deserve mo maging masaya. Deserve mo ang pagmamahal na binibigay ng mga estudyante sa'yo. Deserve mo hindi dapat masaktan si sir. Ayun. Number one. No. Di pa rin sa akin niya. Mamimiss kita. Sobra sa sir. Bye-bye. Thank you sa... Iiwan tayo ni Ellie, sir. So, para tayo na magkita. Iiwan na tayo. Thank you kasi... Teka, iiwan na tayo. Yung... Lagi iiyak ka.
Love you, sir.